Magandang umaga, ito na ating update sa binabantayan natin na si Tropical Depression Obet. Kaninang alas 4 ng umaga, itong sentro ni Bagyong Obet huling namataan sa layo 805 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 55 kilometers per hour. Patuloy itong gumagalaw pa kanluran, timog kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, ngunit mapapansin natin sa ating satellite images, itong mga kaulapan sa malaking bahagi ng northern at central Luzon ay ang patuloy na pag-iral nitong shear line. So asahan natin sa buong northern Luzon dito sa Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, Cagayan Valley, pati na rin dito sa central Luzon at sa Quezon Province, kasama na dyan ang Polillo Islands, magpapatuloy itong maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat throughout the day. Samantala, sa bahagi naman ng Visayas area, itong mga thunderstorm activity na ating nararanasan ngayong araw ay magdadala ng mga pulupulong pag-ulan. So isolated na mga pag-ulan na ating mararanasan, and yung mga kaulapan na ito ay posibleng mag-clear up or mawala sa pagdating ng tanghali. So sa Metro Manila at sa malaking bahagi ng ating bansa, generally maalinsang ang panahon ating mararanasan ngayong araw, and yung mga pag-ulan na lamang na panandalian ang ating inasahan na dala ng thunderstorm sa dakong hapon hanggang sa gabi. Ano nga ba ang ating inasahan sa magiging galaw at lakas nitong si Bagyong Obet? Asahan natin na magpapatuloy itong general na west-southwestward na paggalaw nitong si Obet hanggang bukas ng tanghali, and for the remainder of the forecast period, asahan natin magiging general yung galaw naman ito ay magiging generally westward or west northwestward patungo dito sa hilagang Luzon or dito sa Luzon Strait. And inaasahan natin na si Obet ay babaybayin itong extreme northern Luzon area or sa hilagang bahagi ng mainland northern Luzon between tomorrow evening, so bukas ng gabi hanggang Saturday morning. Asahan po natin ito yung peak kung saan pinakamararanasan natin yung mga epekto nitong si Bagyong Obet. And inasa rin natin na posible pa itong bahagyang lalakas or unti-unting lalakas into a tropical storm category bukas ng gabi or sa madaling araw ng Sabado. And once na nasa West Philippine Sea na itong si Obet, hindi natin tinatanggal yung posibilidad ng further intensification. Ngayong umaga, nagtaas tayo ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa mga ilang lalawigan ng Northern Luzon, particular na dito sa Batanes, Babuyan Islands, at sa northeastern portion ng mainland Cagayan. So sa mga nabanggit na lugar, asahan natin within the next 36 hours, mararanasan natin itong mga pagbugso ng hangin na dala ni Obet. Para naman sa mga ulan na dala ni Obet, as early as bukas ng madaling araw hanggang Saturday morning, asahan na natin itong moderate to heavy with the times intense rains sa ilang bahagi ng Babuyan Islands, Ilocos Norte, Apayao, northern portion, at sa northern portion ng mainland Cagayan. Samantala, mahina hanggang sa katamtaman na sa paminsan-minsan malalakas na pag-ulan naman ang ating mararanasan sa bahagi ng Batanes, sa northern portion ng Ilocos Sur, Abra, Kalinga, at sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan. At kahit na wala pang direktang epekto itong mga pag-ulan ni Obet, ngayong araw may inasa na tayong mga pag-ulan na dala naman itong shear line. So itong shear line ay inasa natin magdadala ng at times heavy rain. So malalakas na pag-ulan sa bahagi naman ng Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Apayao at Ilocos Norte for the next 24 hours. So sa mga nabanggit na lugar, kung saan nakaka-apekto itong shear line, mataas yung tsansa ng mga piglang pagbaha, lalong-lalo na sa mga low-lying areas at yung pagguho ng lupa sa mga mountainous area, sa mga gilid ng mountainous areas. At inaasa rin natin yung posibleng pag-apaw ng mga ilog at dalampasigan. Kaya ngayon pa lang, maghanda na po tayo sa mga posibleng epekto ni Bagyong Obet at laging umantabay sa mga future updates na pinapalabas ng PAGASA ukol sa bagyong ito. Sa hangin naman na dala ni Tropical Depression Obet, inasahan natin itong mga occasionally na pagbugso ng malalakas na hangin sa mga lugar kung saan may nakataas na wind signal number 1. At dahil nga posible pang mag-intensify itong si Obet into a tropical storm category, yung pinakamataas na posibleng wind signal na posible nating issue sa ngayon ay Tropical Cyclone Wind Signal No. 2.
At dahil kahit na wala pa ngang direktang epekto itong hangin na dala ni Obet, dahil nga sa patuloy na pag-iral itong ating northeasterly surface wind flow, asahan na natin itong mga malalakas na pagbugso ng hangin sa bahagi naman ng Batanes, Babuyan Islands, sa northern portions ng Mainland Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. So sa mga nabanggit na lugar, maghanda tayo sa mga malalakas na hangin na dala nitong northeasterly surface wind flow. Dahil rin sa patuloy na pag-iral nitong northeasterly surface wind flow, may nakataas pa rin tayong gale warning sa mga dagat baybayin ng Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Sa mga nabanggit na lugar, sa ating mga kababayang mangisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat, huwag po muna tayong pumalaot dahil inaasahan natin magpapatuloy itong mataas na wave height at itong maalon hanggang sa napakaalong karangkatan. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil sa patuloy na epekto nitong shoreline, asahan natin dito sa malaking bahagi na sa buong Northern Luzon, Central Luzon at sa Quezon. So dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa Cagayan Valley and sa Central Luzon and dito rin sa Quezon Province including Polillo Islands. Asahan natin itong mga kaulapan na may mga kalat-kalat na thunderstorms throughout the day. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, kasama na dyan ang Metro Manila, ay mainit at malinsangang panahon ang ating mararanasan, maliban na lamang sa mga tsansa ng pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkinlat na dala ng thunderstorms. Agwat ang temperatura dito sa lawag ngayong araw, maglalaro mula 24 to 30 degrees Celsius, 17 to 22 degrees naman dito sa Baguio, at 24 to 30 degrees Celsius sa Tagigaraw. Agwat ang temperatura sa Tagaytay, maglalaro mula 22 to 29 degrees Celsius, 24 to 31 degrees naman dito sa Legazpi, 25 to 31 degrees Celsius sa Puerto Princesa at 25 to 32 degrees Celsius sa Kalayaan Islands. Sa Metro Manila, ang ating temperatura posibleng mag-range or maglaro mula 24 to 30 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Kabisayaan at Mindanao, dito sa Visayas, kahit may mga thunderstorm activity na tayong nararanasan ngayong umaga, asahan natin na posible itong mabawasan or mag-clear up mamayang tanghali. And for the remainder of the day, buong Visayas at Mindanao, makakaranas tayo ng generally fair weather conditions and yung mga pag-ulan na lamang nadala ng thunderstorms. So asahan po ulit natin yung mga posibleng pag-ulan mamayang gabi na panandalian lamang. Agwat ng temperatura sa Iloilo ngayong araw, maglalaro mula 24 to 32 degrees Celsius, 25 to 31 degrees naman dito sa Cebu at 25 to 31 degrees Celsius sa Tacloban. Agwat ang temperatura sa Cagayan de Oro, posible maglaro mula 22 to 32 degrees Celsius, 25 to 32 degrees naman dito sa Davao at 24 to 33 degrees Celsius sa Zamboanga. Ang susunod na update para kay Bagyong Obet ay mamayang alas 11 ng umaga. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga rainfall at thunderstorm advisories na nire-release ng ating mga Pag-asa Regional Centers, ay follow kami sa aming Facebook at Twitter accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa bangon.pagasa.dust.gov.ph. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil, nag-uulat.